Napag-usapan natin ang patungkol sa may situation nitong si Lavelle Grind kung saan ay hindi niya alam kung tama ba ang kanya naging desisyon. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. So lamang na lamang nga itong si Vega in terms of existence value kay Testarossa, pero hindi naman daw ito unbeatable. May chance pa rin na manalo itong si Testarossa dito. Pero ang problema ay sa kalagitnaan ng laban ay biglang nag-evolve itong si Vega. Kaya ngayon ay higit na mas malakas na siya compared sa may dati. Kinain itong si Vega itong si Arios, kaya napunta na rin sa kanya itong ability nito. Nang biglang nagulat itong si Lavelle Grind kasi bigla sila nakaramdam na may nag-activate ng time stop. Ang mga nandito lang na away na nagka-time stop nga ay itong si Lavelle Grind at Testarossa. Silang dalawa lang ang nakaramdam ng discomfort sa may side nitong sila Rimuru, at mabilis nilang na-realize kung ano ba talaga nangyari, kaya hindi rin sila halos nagpanik nung time na naramdaman nila itong phenomena na ito. Tsaka ngayon kasi under sila ng lucky field nitong si Masayuki na i-overcome nito halos itong stop time. Ilang beses na nag-activate ng stop time itong si Michael, pero covered nga sila nitong si Masayuki dito. However, dun sa may ika-apat na activation nitong stop time na ito, biglang may naramdaman na mali itong si Masayuki. Nakaramdam siya ng bigla ang pagkahilo at bumagsak ang tuhod niya sa may lupa. After that, nawala ang epekto ng kanyang powers. So na-disable na nga ngayon ang kanyang lucky field dahil sa pagbagsak nitong si Masayuki dito ay na-distract ang lahat ng mga tao. Itong opportunity naman na ito ang tinake advantage nitong si Vega dahil bigla siyang umatake kay Testarossa. Sabi ni Vega ay hindi daw dapat inalis nitong si Testarossa ang tingin niya sa kanya. Ngayon ay lalong nahirapan itong si Lamos at si Hinata kasi nga kanina ay gumagana ang lucky field nitong si Masayuki sa kanila, kaya nakaka-receive sila ng boost ng dahil dito. Pero ngayon na naka-disable na ito ay nabawasan ang kanilang mga powers dahil nawala na nga yung boost sa kanila. So as a result ay lalo sila nag-struggle sa may battle. Pero out of all the effects na nangyaring distraction ay kay Vilgrind ang pinakamalala dahil katulad ng iba ay naiba baba niya rin itong guard niya kasi nga sa lahat ng mga nandito siya talaga ang may pinakamalaki na pag-aalala. Kaya of course ay hindi rin pinalagpas nitong si Feldway itong opportunity na ito. Parang nag-spaced out kasi itong si Vilgrind kaya nakapag-exposed ito ng napakalaking opening. Sabi ni Feldway siya na daw ang panalo. Pagkasabi ni Feldway nito bigla niyang tinamaan ng sword attack itong si Vilgrind. Ang sword attack na ito tumagos sa kanyang dibdib. Nakita ni Masayuki ang pangyayari na ito at hindi niya makomprehend kung ano ba ang nangyari dahil itong isang babae na palaging nakasmile fearlessly, confidently at palaging nagpapakita ng kanyang dominant na aura ay nakaload ngayon sa may ground at nakakapit sa kanyang dumudugong dibdib. Itong si Feldway daw ay isang outrageous monster. Kung maging si Vilgrind daw ay hindi magawa na manalo dito lalo na daw na walang palag itong si Masayuki. Ang pwede na lang daw gawin itong si Masayuki sa ngayon ang tumakbo dito. Pero hindi pinili nitong si Masayuki na tumakbo. Tumingin uli itong si Masayuki kay Vilgrind. At that moment nakaramdam siya ng intense na galit. Sa sobrang galit nitong si Masayuki dito mula talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa pinakatuktok ng kanyang ulo sobrang panginginig. Parang sasabog talaga siya sa kanyang sobrang galit. Tapos napasalita itong si Masayuki dito na ano daw ang ginawa nitong si Feldway. Nag-reply naman itong si Feldway sa kanya na maghintay lang daw itong si Masayuki dahil tatapusin niya lang daw itong si Vilgrind. Tapos siya na daw ang isusunod niya sa kanya. Pero hindi na natapos nitong si Feldway itong statement na ito. Dahil biglang sobrang bilis na sumugod itong si Masayuki sa kanya at tinamaan si Feldway sa tagiliran ng kanyang espada. Then once again, nagsalita itong si Masayuki dito na ano daw ang ginawa nitong si Feldway sa kanyang partner. Pasigaw ito na sinabi nitong si Masayuki. Sa sobrang bilis ng ginawa niyang atake, hindi na nakapag-react itong si Feldway. Itong sword na ito nitong si Masayuki gawa nitong si Kurube. Ito ay isang unique grade lamang. Hindi natin ito pwedeng expect na makapenetrate sa isang mythical grade level na armor na ngayon suot-suot nga nitong si Feldway dito, and just as expected na-shatter itong weapon nitong si Masayuki. Pero wala siyang pakialam sa nangyari. Naglakad lang itong si Masayuki papunta sa location nitong si Vilgrind, tapos pinikap niya ito.
Nagulat naman itong si Valgrind dito. Ngayon ay hinang-hinana siya pero inireassure siya nitong si Masayuki na huwag na daw siyang mag-alala dahil ngayon ay ligtas na daw ito. Magkaroon daw ito ng peace of mind kasi siya na daw ang bahala sa lahat. Then ini-address na griyo nitong si Masayuki itong si Valgrind dito. Nung narinig ni Valgrind ito ay naluha siya dahil ang nickname na griyon pala ay walang iba ang tumatawag sa kanya kung hindi ang kanya nag-iisang partner na walang iba kung hindi itong si Rudra. Walang iba nakakaalam nitong nickname na ito. Kaya never na ulit narinig ito nitong si Valgrind after namamatay nitong kanyang partner. Kaya binati ni Valgrind ng welcome back ito. Nagreply naman itong si Rudra sa kanya na saglit lang daw siya dito. Pero oo daw, nakabalik na daw siya sa mundo. Then gumiti itong si Rudra. At from here on, e time na raw para kumounter attack sila. Hindi natuwa itong si Feldway nang dahil sa may nangyari. Hindi siya makapaniwala na nakabalik nga itong si Rudra dito. Kaya nagsalita itong si Rudra sa kanya na siya na daw ang tatapat dito kay Feldway. Mukhang hirapan na daw ang iba nilang mga kasama. Kaya tutulungan niya daw itong mga ito. Hindi lang pala si Rudra ang bumalik dito dahil nag-recruit pa siya ng iba pa niyang mga kasama. Inisamot nitong si Rudra itong sila Granbel at Damrada. Nag-flicker ang space-time dahil sa pagsamon nitong si Rudra sa kanila. Completely na in-ignore nito ang material area. Tapos may dalawang figure na naisamon dito. Itong complete turnaround ng kanilang situation. Dahil kanina nga ay napaka-helpless nitong si Masayuki at isa ito sa pinakamahina at pinakamadali na target. Pero ngayon, eh ito na ang pinakamalakas sa kanila. Literally, na from the weakest to the strongest. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.